Kinapos ang performance ni Hans na naging dahilan ng hindi niya pagpasok sa Top of the Clash. Hans, good job. Thank you po. Never give up on your dreams. Hello Clash Nation, this is Hans Rosel. Honestly, nung in-announce na po ni Miss Julie yung magiging twist po para sa season na to, sobrang talagang gulat to the point na tumingin ako sa mga katabi ko. Like, sabi ko, oh my God, ano to? Kasi for the past seasons, aware naman tayo na sobrang unpredictable ng The Clash. So, dito sa season 6 talagang napakagaling kasi wala sa aming tumama na nag-predict. Nung pinili po ako ni Sandra, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kasi expected ko po ang pipili sa akin is si Zyle. So, nung pinili po ako ni Sandra talagang sobrang speechless ako. Pero syempre posture pa din kasi on-air tayo. And talagang wala akong choice kasi alam ko naman na napakahusay na bata talaga ni Sandra. And sobrang magkaiba eh. Magkaiba ng genre. Nag-rap siya ako, more on ballad, soul. So, talagang sabi ko sa sarili ko, na-challenge talaga ako ng sobra kay Sandra. To myself, Hans, hindi ka man nakapasok. Gusto kong sabihin sa iyo na proud ako sa iyo. Hindi ka man nakapasok sa top 12. Imagine mo from top 48, nakapasok ko ng top 24. Napakalaking opportunity na nun. Hindi mo pa time. Ay, yun talaga yun. Kasi sa competition may nananalo, may natatalo. So, very grateful ako sa iyo. Hindi man ito yung time mo ngayon, pero pinapangako ko sa iyo. Papahinga lang tayo ng kaunti, pero babalik ako. Babalik ako. Once again, this is Hans Rosel. I am very grateful and very happy. Maraming salamat po sa opportunity and wala pong malulungkot. Di ako malulungkot ng sobra kasi gwapo naman ako mag-exit dito sa The Clash.